Magandang araw uli sa inyo mga ka-electrical at welcome back sa ating channel. Ang topic natin sa video na ito ay ang tungkol sa balanced three-phase power system. Pero bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan yung mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa pag-abot ng ating bagong milestone na 8,000 watch hours. At yung mga hindi pa nakasubscribe ay iniimbitahan ko na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at kaumpisahan natin. Sa three-phase power system, ang isa sa mga main sources natin ng three-phase power is yung generator. So sa generator, pwedeng Y-connected yung winding at pwede rin namang delta-connected. So ang pinapakita natin dito sa illustration natin is yung three-phase forward or yung Y with neutral. Dahil ito yung pinaka-common na sources natin ng ating three-phase power pagdating sa mga commercial industrial installations. Dahil alam naman natin na sa mga ganong installation, ang mga loads na nakakabit yun is a combination of single-phase loads and three-phase loads. So pagka ginamit natin yung ating three-phase forward, is madali tayo makakapag-derive ng ating ng single-phase voltage from the three-phase voltage or line-to-line voltage. So i-discuss natin mamaya yon. So, meron din naman tayong mga delta-connected na generator windings pero very rare na ginagamit yon. So, apart from three-phase generators, pwede rin tayong makapag-drive ng ating three-phase power galing naman sa mga three-phase winding ng ating transformer sa secondary. So, katulad ng sa generator, meron din tayong mga delta-connected na three-phase transformers or yung single-phase transformers na kinabit in three-phase bank and then connected yung secondary in delta or Y kung ano yung required. Pero katulad na sinabi ko kanina, most commonly used is yung three-phase forward para makapag-derive tayo ng lower voltage para sa single-phase loads from the three-phase. Sa ating diagram kanina ng three-phase forward, meron tayong phase voltage, which is yung phase A to neutral, and then yung ating phase B to neutral, phase B to neutral. So ito yung ating mga phase voltage, so from here to here. So yan, ano yan, phase voltage yan, phase voltage. And then from B to N, from B to neutral, phase voltage. Okay, and then lastly itong ating C to neutral, phase voltage din yan, so phase C. Okay, and then yung ating namang line to line voltage is yung from A to B. So ito naman yung ating mga line to line voltages from A to B, so line to line yan. And then from B to C, B line to line yan. At yung ating C to A, yung ating ito, from here to here, C to A, voltage line to line din yan. So ayan yung mga ating mga phase voltages tsaka line to line voltages. At meron tayong three-phase, Y-connected or Y or star-connected load. Ang ating rule is line current is equal to phase current. So yung line current, halimbawa itong IA line current yan, itong IB line current, at itong IC and IB is line current. So ang phase current is yung dumadaan dito sa ating mga phase impedance. So pag tinitingnan natin yan, pag sinundan natin yung flow niyan, yung IA is ayan din yung dadaan dito sa ating phase impedance AN. Okay? Kaya equal. Same thing naman dito sa ating IB, yung line current IB. Pag tinrace natin yan, ayan din yung current na dadaan dito sa phase impedance na BN. So equal yon, line and phase. So same thing is true with IC. Pag tinrace natin yung flow niyan, yan din yung dadaan dun sa phase impedance na CN. So kaya sa ating Y-connected load, ang line current is always equal to phase current. Okay? And then,
Kapag ka balanced three-phase system tayo, like yung perfectly balanced, IN is equal to 0. Okay? Ibig sabihin, wala tayong neutral current. So, kung perfectly balanced ang ating system, pwede na nating tanggalin yung neutral conductor. Ayun lang ibig sabihin nun. Pwede na tayong maglagay ng, wag maglagay ng neutral conductor. Dahil 0 naman. Pero, dahil hindi naman natin sisigurado na laging balance yung load natin, yung distribution ng load natin sa ating mga panel board or sa distribution board, naglalagay pa rin tayo ng neutral current to carry yung return current. Naglalagay pa rin tayo ng neutral conductor to carry yung neutral current. Okay? So ngayon, ang ating line-to-line voltage, yung line-to-line VAB, VBC, at yung VCA is equal siya sa square root of 3 times the phase voltage. And then, lagging ahead by 30 degrees. And then, yung ating S or yung apparent power, which is ipapakita ko sa inyo mamaya pag nag-discuss tayo tungkol sa power triangle, is equal to square root of 3 times line-to-line voltage times line current. Okay? And then, yung ating three-phase power is equal to 3 times single phase power. So, yan yung mga relationship natin. So, kung meron tayong single phase power, multiply mo ng 3, ayun yung magiging 3 phase power. Okay. So, pagdating naman sa ating delta connected load, so, ang relationship naman ng ating current, kasi kung mapapansin natin dito sa ating sa ating Y connected load, ang line current is equal to phase current lagi. Pero ang voltages niyan is hindi equal sa ang line to line voltage is hindi equal sa phase voltage. Dito naman sa ating line delta connected load rather, ang ating phase voltages naman is equal lagi sa line to line voltages. For example, dito sa phase impedance AB, ang voltage na across dito sa impedance na to is, kung itatrace natin, is yung voltage across A and voltage across B. So, ayun din yung voltage across dun sa impedance AB. Pagdating naman dito sa impedance BC, itatrace natin yan, BB and BC. Okay, VBC. So, ayun yung voltage across that impedance. And finally, dito sa ating phase impedance CA is yung voltage dito sa CA, sa line natin, line-to-line voltage CA, ayun din yung voltage across dun sa impedance CA. So, sa delta connected load, ang line-to-line voltage is equal to phase voltage lagi. Pero, ang ating current ay, ang relationship is iba na. So, kung i-apply natin yung Kirchhoff's current law, dito sa node na to, so di ba ang sinasabi sa ating Kirchhoff's current law is yung sum ng mga currents na pumapasok sa node is equal to the sum of the currents na lumalabas dun sa same node. So kung i-apply natin yan sa node A, halimbawa dito, ang pumapasok dyan is IA plus yung ICA. Okay, so IA plus ICA equal daw yan sa mga current na lumalabas sa node. So equal to IAB. Okay, so kung kukunin natin yung IA is equal to IAB and then tatranspose natin to sa kabilang side ng equation, magiging minus ICA. Okay, so kung i-apply din naman natin yung ating Kirchhoff's current law sa node B, okay, ang current na pumapasok sa node B ay yung ating IB, papasok doon, plus yung ating IAB, papasok din yan sa node B. Is equal to sa current na lumalabas naman sa node. So, ang lumalabas na current sa node na yan is IBC. So, equal to IBC. So, ganun din, tatranspose din natin itong IAB sa kabilang side ng equation para makuha lang natin yung line current IB. So, magiging IBC minus IAB. Okay? And then, lastly, apply uli natin yung ating KCL, Kirchhoff's current law sa node C. Ang pumapasok dyan is IC and yung IB, BC rather. So, IC plus IBC equal sa current na lumalabas, which is ICA.
So, equal to ICA. So, pag tinranspose natin itong IBC sa kabilang side ng equation para makuha natin yung line current IC, IC is equal to ICA minus IBC. So, pag in-evaluate uli natin yan, VLL o yung V line to line is equal to V phase, katulad nga ng sinabi ko kanina. Pero yung ating line to line current is equal to square root of 3 times phase current lagging by negative 30 naman. And then yung ating apparent power is equal to square root of 3 times line to line voltage times line current. So kapareho yan ng ating Y connected load. So ibig sabihin, regardless of the connection on load, ang apparent power natin is laging equal. Okay? And then, ganun pa rin, yung ating 3-phase apparent power is equal to 3 times the single-phase apparent power. Okay? So, ano ba yung mga apparent power na yan? So, meron tayong tinatawag na, sa power systems is meron tayong tinatawag na power triangle. So, sa power triangle, ito yung apparent power, yung represented by S, and ito yung ating P, yung nasa x-axis or yung nasa tawag dito adjacent side ng ating right triangle. Ayan yung true power expressed in watts, kilowatts or megawatts. And then yung reactive power naman is yung nasa opposite side ng ating triangle, which is the reactive power represented by or expressed in volt ampere reactive, kilovolt ampere reactive or megavolt ampere reactive. And then yung S yung ating apparent, we express in VA, volt ampere, kilovolt ampere or megavolt ampere. So in other words, itong apparent powers, ito yung kailangan i-deliver na power ng ating utility or yung mga supplier, yung mga generation para ma-meet yung demand, yung true power demand ng customer. Say for a certain megawatt demand ng customer, depende sa power factor ng system, is kailangan nila mag-generate or mag-deliver ng ganito kalaking apparent power. And then yung hindi na-convert or yung hindi na-absorb ng customer is ayun yung reactive power, which is napupunta sa mga losses. Okay? So ang relationship niyan is katulad nga nung pinakita natin dito kanina, apparent power is equal to square root of 3 times line-to-line voltage times line current. So, ayun yun. And then, yung ating P is equal to square root of 3 VLIL cosine theta, yung angle na yun. So, alam naman natin is cosine theta is power factor. Is either lagging or leading, depende sa nature of load. Kung more inductive yung nature of load is lagging power factor. Kung more capacitive is leading power factor. Okay? And then dahil itong square root of 3 VLIL is equal to S, itong part na to is equal dun sa S. So masasabi natin yung P is equal to S times cosine theta or S times power factor. And then yung ating Q or yung reactive power is equal to square root of 3 VLIL sine theta or yung reactive factor. So same thing, yung part na to is equal to S. So ibig sabihin yung ating Q is equal to S times sine theta. Okay? And then pag nirepresent naman natin itong ating apparent power in rectangular form or complex number, S is equal to P plus JQ. S is equal to P plus JQ. Okay? And then in terms of magnitude, S is equal to square root of P squared plus Q squared. Magnitude lang yan. Okay? Pero kung gusto natin makuha yung both magnitude and direction, i-express natin itong rectangular form into polar form. Okay? Okay, mag-solve naman tayo ng isang sample problem para sa ating balanced three-phase power system. So, ang sample problem natin is for the circuit in figure 1, which is ito, draw the power triangle of each motor and the combined motor load. And then B, determine the power factor of the combined motor load. And then C, calculate the magnitude of the line current delivered by the source. So itong example natin, meron tayong dalawang motor, isang induction motor with a 400 kilowatt
capacity and 0.8 power factor. And then yung pangalawa naman nating motor is rated at 150 kVA, 0.9 power factor leading synchronous motor. So, kung mapapansin ninyo, yung isang power factor is lagging sa induction motor, sa synchronous motor naman is leading. So, ibig sabihin, pwede nating gamitin itong synchronous motor as a power for power factor correction. So, aside from capacitor bank, pwede rin natin ma-improve yung power factor ng system by using synchronous motors. Kasi ang power factor ng mga synchronous motors is always leading. Okay? So, ang line voltage natin is 3-phase 4,160 volts. So, ang item number A, draw the power triangle of each motor and the combined motor load. So, power triangle ng unang motor, which is yung ating 400 kilowatt na induction motor. So, ang true power niya is 400 kilowatts kasi sabi nga natin yung true power is always expressed in watts, kilowatts, or megawatts. So, sa ating power triangle, dito natin yan i-represent sa ating adjacent ng ating power triangle. Okay? And then, ang power factor daw is 0.8. So, yung ating formula ng S is equal to P divided by power factor. So, galing yun dito sa formula na to. Dahil meron tayong P is equal to S times cosine theta. And cosine theta is equal to power factor. So, para makuha natin yung S is equal to P divided by power factor. So, doon nakuha yung formula na yon. Okay? So, yung motor 1 i-represent natin by S by 1. And then, yung motor 2 is i-represent natin by subscript 2 para ma-distinguish natin yung 1 and 2. So, S1 is equal to P1, which is 400 kilowatts, divided by power factor 1 or yung 0.8. So, makukuha natin yung S1 is equal to 500 kVA. Okay? So, lalagay natin yun doon, 500 kVA. And then, para makuha naman natin yung ating Q1, yung reactive power, from the formula na ito, S is equal to square root of P squared plus Q squared. So, i-rearrange natin yan para makuha lang natin yung Q. Ang lalabas dyan is Q1 is equal to square root of S squared minus P1 squared. Okay? So, meron na tayong S1 which is 500 kVA. So, squared minus P1 which is 400 kilowatts. So, squared. So, pag in-evaluate natin yan, ang lalabas dyan is Q1 is equal to 300 kVA. So, ayan na yung power triangle nung motor 1. Okay? So, dito sa convention natin, dahil inductive yung load natin, lagging power factor, so yung ating reactive power is pataas. Okay? And then, so, ang direction na ginamit natin sa lagging power factor is upward. Okay? So, dahil ito namang kabila, leading ito, so, ang gagamitin natin yan is yung opposite direction, which is yung pababa. Okay? So, ang ating power triangle naman is ganito na. Dahil nga leading yung power factor, so opposite nung lagging. So, ang S na given is 150 kVA. And then, power factor na 0.9. So, yung P, which is galing sa formula natin, is P is equal to S times power factor. So, P2 is equal to S2 times power factor 2. Dapat 2 yan. Okay? And then, P2 is equal to yung S2, which is 150 kVA times 0.9. So, pag kinalculate natin yan, P2 is equal to 135 kilowatts. Okay? So, lalagay na natin yan dyan, 135 kilowatts. And then, ang susunod natin ikakalculate is yung Q2. So, from the formula na naman ng S2, which is, which is equal to square root of P squared plus Q squared, i-rearrange lang natin yan para makuha naman natin yung Q, which is equal to square root of S squared minus P squared. Okay, pagka sinubstitute natin yung value ng S tsaka ng Q,
Yung S natin dito is 150 squared minus 135 squared. Q2 is equal to 65.4 kilobar. Pababa yan, ha, dahil leading yung ating power factor. So, pababa yan. So, ilalagay na natin yan dyan. Okay. So, ang next naman is para naman sa combined motor load. Okay. So, para makapag-add tayo ng power triangle sa mga motor. So, ito yung unang motor natin, S1. Power triangle niya, 500 kVA, 400 kilowatts, 300 kilobar. And then, idudugtong naman natin itong power triangle nung pangalawa, which is for the synchronous motor with leading power factor, 135 kilowatts, 150 kVA, and 65.4 kilobar. Okay? So, idudugtong lang natin yan sa unang power triangle. And then, yung combined power triangle nila is yung mapoform na triangle after the combination. So, yung total P natin, which is represented by PT, is equal to P1 plus P2. So, 400 plus 135. Okay? So, ayun yung magnitude ng ating total power, which is PT. And then, yung ating... So, ilalagay natin yan, 535. So, and then yung ating QT naman, yung total reactive power is equal to Q1 minus Q2. Kasi, opposite in direction. So, 300 kilobar minus 65.4 kilobar, which is equal to 234.4 kilobar. Okay? So, ito na yung QT. And then, yung hypotenuse nung right triangle na nabuo with total power and total reactive power, ayun naman yung ating apparent power total, which is equal to square root of true power squared plus reactive power squared. So, 535 yung ating PT, and then yung ating QT is 234.6. So, square natin pareho yan, then i-add natin. Take the square root, ang lalabas dyan is 584.2 kVA. So, ayan na yung ating combined power triangle. So, mapapansin natin dito, ang total power factor nyan dito sa combined power triangle na yan is P total divided by S total, which is 535 divided by 584.2. Ang magiging power factor niyan is 0.916 lagging. So, kung mapapansin ninyo, kung wala itong motor na to, kung wala itong synchronous motor, ang magiging power factor lang ng system is yung 0.8 lagging. Pero nung nagdagdag tayo ng synchronous motor, naging 0.916. So, nag-improve yung power factor using synchronous motor. Ayun yung sinasabi ko na pwedeng gamitin yung synchronous motor for power factor correction. So, ayun na yung sagot sa ating letter B na question. Determine the power factor of the combined motor load. So, 0.916 lagging rather. And then sa C naman, calculate the magnitude of the line current delivered by the source. So, simple lang yung ating formula, S is equal to square root of 3 VLL times IL. Or yung square root of 3 times line-to-line voltage times the line current. So, ang hinahanap natin is current. So, is equal to apparent power total divided by square root of 3 times the line-to-line voltage. Or is equal to 584.2 dahil ayun yung ating total apparent power. Okay, times 1,000 kasi... ang voltage natin dito is expressed in volts, samantalang ito is kVA. So, i-multiply natin ng 1,000 ito, and then divide natin ng square root of 3, quantity square root of 3 times 4160. So, itong kVA, pag multiply mo ng 1,000, magiging VA na yan. Okay, so VA divided by V dun sa kabila, ang lalabas na unit is amperes lang. So, pag kinalculate natin yan, ang lalabas na line current natin is 81.08 amperes. So, ayun yung sagot sa ating question sa letter C.
Hanggang dito na lang yung ating video mga ka-electrical at sana'y may natutunan na naman kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat po ulit sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pakisubscribe na po sa ating channel para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.